What is up guys? Si Ronald po ito. Ngayon po magluluto po tayo ng fried chicken. Let's go! Ang una natin gagawin, kukuha tayo ng isang planggana kung saan kakasya yung manok. Lalagyan natin siya ng mainit na tubig. Ito yung magsisilbing brine solution ng ating manok. Timplahan natin siya ng asin. Siyempre lalagyan din natin yan ng laurel. Mga 2 dahon, okay na. Tapos lagyan din natin ng sibuyas. Ng pamintang durog. Haluin lang natin para matunaw yung asin. At the same time, maghahalo na lahat ng lasa niyan. Ang brine solution ay ginagamit upang mapalambot ang manok at manuot ang lasa nito habang ito ay nakababad. Ilagay na natin yung manok sa ating brine solution upang sa ganon ay magkaroon na ng lasa ito. Tapos takpan lang natin tulad ng nasa video. Pwede rin kayong gumamit ng kahit anong panakip. Basta mahalaga, maging secure lang natin yung manok. Marinate natin to mga 7 o 24 hours, mas maganda. One eternity later. Gawa naman tayo ng breading. All purpose flour, 1.5 cup. Tapos lagyan natin ng cornstarch, 1 cup. Tapos lagyan natin ng asin o iodized salt, pwede rin. Pamintang durog, 1 teaspoon. Garlic powder, 1 teaspoon din. Onion powder, 1 teaspoon din. Tapos haluin lang natin. Pagkatapos mong haluin, hatiin mo sa 2. Yung kalahati, gagawin nating butter. Yung kalahati, yung ating rye breading. Maraming salamat nga po pala doon sa ating mga manonood na patuloy na tumatangkilik dito sa ating channel. So sana mag-stay pa rin kayo at manood sa ating mga susunod pang video. Pagkatapos mong ihiwalay, gawin naman natin yung butter doon sa isa. Lagyan natin ito ng 2 itlog. O mas marami pa kung kinakailangan. Haluin mo lang, ikot-ikutin. Sanay ka naman ang pinapaikot. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Tapos kunin natin yung nakababad na manok. Alisin natin ito sa pagkakababad para patuyuin ang mga sobrang tubig. Ang una nating ilalagay ay ang ating dry breading. Sikapin lang natin lahat magkaroon ng parte ng manok para dumikit din yung ating susunod na ilalagay na butter. Habang ginagawa natin to, magpainit na tayo ng mantika sa isang malalim na pirituhan. Pwede na natin itong isa lang sa ating mantika. Dahan-dahan lang at ang mahal ng mantika ngayon, baka matapon, sayang.
ipiprito natin to sa mahinang apoy kagaya nito ng kalahating oras. Sa loob ng 15 minuto, ganito na ang itsura niya. One eternity later. At sa huling 5 minuto, pwede na nating lakasan ng kaunti ang apoy para maging kagaya nito. Sa super crispy na talaga ang kanyang result. Luto na siya mga kaibigan. Pwede na nating patuyuin yung ating excess oil. Kung nagustuhan mo ito, paki-like naman at mag-comment na rin sa baba. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang ating notification bell para lagi kang updated kada mag-upload tayo ng bagong video. Ang fried chicken na ito ay juicy sa loob at crispy sa labas. Talagang magugustuhan ng kahit sino sa ating miyembro ng pamilya. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. At subaybayan niyo pa po ang ating mga bagong i-upload dito sa ating channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.